hari. Nakita nyo na ba ang dating hari? Tingin ko po, malapit na. Magaling. Dalian ninyo bago gumaling agad ng sukat niya. At ito ang tandaan nyo, kapag nakita nyo ang dating hari, huwag nyo siyang bubuhay. Hindi ka dapat naniniwala agad-agad sa isang bagay na nakita mo lang. Pero paano kung totoo, Belen? Paano kung nakumbisi na si Juan ni Samuel Alejandro na sumanib sa kanila? Alam ko na alam mo ang dahilan kung bakit iligtas ni Juan ang tatay niya. At hindi dahil sa tinatalikuran na niya ang kabutihan. Ang bata po ako, ang bukakala ko. Kapag nakilala ko na kayo, makukumpleto ng pagkatao ko. Pero nagkabali po ako. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita inana. Sana hindi na lang kita nakita. Hindi tayo mag-uusap ng ganito. Kung hindi ako naglihim sa'yo, at kahit minsan, kahit kailan, hindi mo ko tatawagin tatay. Kung alam mo nung una pa, na ako ang haring aswang. Ano nangyayari? Nagwawala yung mga aswang. Gumaganti na ang mga aswang. Dahil sa pagkasira ng kanilang isla, naghahasik na sila ng lagim. Lo, kung dito lang si best friend, sigurado ko makakatulong siya. Huwag kang matakot, ma. Sila ang dapat matakot sa atin. Malakas tayo. At sisiguraduhin ko sa'yo, magtatagumpay ang lahi natin. At magsisimula yan ngayon kami. Hello, Nay. Kamusta po kayo dyan? Oh, anak. Huwag mo kaming alalahanin ng tatay mo. Okay lang kami. Ikaw mag-iingat dyan, ha? Oh, huwag po kayong mag-alala. Matatalo namin ang mga aswang. At hindi naman po ako pababayaan ang mga kasama ko. Anak, mag-iingat ka dyan, ha? Opo, tayo. Mag-iingat din po kayo ni Nanay. At huwag mo nga kalimutan, mahal na mahal ko kayo, ha? Mahal ka namin, anak. Sito? Siyong, huwag ka maingay si Juan to. Hello? Best friend? Nasaan ka? Ano ba nangyari? Bakit mo tinakas yung tatay mo? Siyong, sa ako na ipapaliwanag ang lahat. Pero pinapangako ko sa'yo, ayusin ko to. Oo, naniniwala naman ako sa'yo eh. Pero best friend, siguro kailangan bilisan mo yung pag-aayos mo. Bakit ang nangyari? Best friend, si Kael at ang mga aswang umatake sa buong lungsod ng Maynila. Matatakot na yung mga tao. Magkakagulo na. Tapos, nagpadala si Kael ng video ngayon lang. Pinapasuko yung kapatiran. Bukas ng ating gabi. Best friend, dahil kung hindi, manggugulo daw sila. Sige, Siong. Pupunta agad ako dyan. Sabi mo lang sa akin kung nasan ka. Pero siguraduhin mo na walang makakalam na nag-uusap tayo. Sige, best friend. Tatawagan kita. Mag-iingat ka. Anong nangyari? Tay, nagluluminado po si Kael. Marami na pinapatay ang mga aswang. At hindi daw sila titigil hanggat di sumusuko ang kapatiran. Kailangan ko pupigilan si Kael. Inuudyok ni Kael ang lahat para magkaroon ng isang malaking digmaan ang tao at mga aswang. Ilalagay niya sa panganib ang mga kalahi. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari ito. Kailangan mabawi ko sa kanyang kapangyarihan. Kailangan ugad natin siya mapigilan, tay. Tay, sa pagkakataong ito, kailangan po natin magtulungan. Kailangan natin mapigilan si Kael. Si Kael ang bagong haring aswang. Ngayon, malinaw ng lahat na nangyari noong isang gabi. Ano ho yun, Tata Julian? Nagkudita ang mga aswang laban kay Samuel. At si Kael na ang inilagay nila bilang haring aswang. Baka naman kaya niligtas si Vesper yung tatay niya dahil tinalikuran siya ng mga kalahi niya. Alam ko niisip mo, Asho, na maganda ang hangarin ni Juan kaya niya tinulungan yung tatay niya. Pero naging haring aswang pa rin si Samuel at kalaban siya. Hindi siya dapat kinakampihan ni Juan. Tama na muna yan. Ang mahalaga ay malaman natin kung saan nagtatago ang Kael na yan para mapuksa siya. Pero paano ngayon yan? Kung si Hitler na ang haring aswang, ay may pagkasaltik yung taong yun eh. Lari tayo dyan.
Alam ko na pong gagawin natin. Tatay Pepe, nung minsan nag-iimbestiga kami ng aswang. Titingnan natin kung may mga bagay sa likod nila Kael na makakatulong sa atin kung nasaan sila na doon. Sandali. Alam ko yung lugar na yan, ha? Sigurado ka ba, Agustin? Opo, tataol yan. Diyan kami madalas magpatrolyan ni Ma'am Pepe nung nabubuhay pa siya. Kaya kabisado ko yung lugar na yan. Kung ganun, lusubin natin ang mga pesting yan. Dudurubin natin sila. Ay, nag-aalala po ako para sa mga kasama ko. Lalong lalo po para kayo sa akin. Nakaintindi ako, anak. Alam ko yung pagdadaanan mo. Pag-isipan mo lang kung merong magandang patutunguhan ng pag-ibig mo sa akin. Anak, aswang ang tingin ni Rosario sa inyo. Isang kalaban. Sana hindi mo ulit ang nangyari sa amin ng nanay mo. Kailangan natin bilisan. Pag inabot tayo ng Las 12, baka kung anong lagay, manghihasik ng Kael na yan. Anong problema mo? Ay, nag-text po si Asho. Susugod daw po sila Lolo Jules. Sabi ni Dan, nandito po si Kael. Pinida. At naroon si Kael? Juan, sabihin mo sa kanila na huwag pumunta doon dahil yun ay isang malaking pakipangita. Tay, paano niyo nalaman? Alam ko ba paano mag-isip si Kael? Pero mag-iingat tayo.
Nadidinig ko na sila. Siguraduhin niyong walang matitira sa kanila. Ni isa! Princesa, mayroong mali sa lugar na ito. Ang gulot ng kaputihang loob kahit tamaan ang kitagay at takunin ang tulog.
natin kailangan maglaban. Nagpunta kami dito para tulungan kayo. Tapos na ang tulungan. Kailangan harapin na natin ang komplikadong sitwasyon. Isuko mo sa akin ang bakal na Cruz. At isuko mo sa amin ang tatay mo, ang Haring Aswang. Hindi, Lo. Tinupad niya ang pangako niya na ililigtas kayo sa pahay ni Kael. Kaya kailangan masigurado ko na kaligtasan niya ngayon. Kung ganun, isa ka na rin sa kanila. Kaaway ka nila ng kapatiran. Rosario, hindi. Mali ka sa iniisip ko. Juan, kung hindi ka kaaway, dapat hindi mo tinutulungan ang Haring Aswang. Rosario, Solo Jules, hindi tayo magkakaaway dito. Juan, ipakita mo sa kanila na hindi ka namin kalaban. Na hindi ikaw ang anak ng dilim. Mamatay ka! Huwag silang hayaan makatakas! Habulin niyo! May alam ka ba tungkol sa mga plano ni Kael? Alam mo ba kung nasan siya? Tatapusin na po ng ating hari ang problema po natin sa kapatiran. Mahal na Reyna, huwag na po kayong mag-alala. Kung nagtagumpay si Kael sa mga plano niya laban sa kapatiran, dapat, tumawag na siya sa akin, pero hindi pa. May masama akong kutob na may nangyari sa kanya. Juan! Ngayon alam ko na kung bakit noon pa man mainit na talaga ang dugo ko sa'yo. Dahil isa kang aswang. Ang gusto niyo tayo magkalaban. Kahit may dugong aswang ako, hindi nila ako kaisa. Kahit ano pang sabihin mo, ang aswang ay aswang! Best friend! Takbo na tayo! Rosario, mabuti pa mag-iwalay tayo. Doon ka, dito ako. Rosario, sandali. Maniwala ka, mali ang inip. Hindi ito ang tamang panahon para magtalo nila. Isa lang misyon natin, hanapin si Juan at ang Haring Aswang. Sa mga kapatiran. Tulad ng pinangako ko sa'yo, magtutulungan tayo sa misyon mo sa mga tao at sa akin man sa misyon ko sa Haring Aswang. Babawiin ko kay Kael ang pangunong ng lahi para matulatugan ko ang ginawa ng mga Laura. Pag nangyari mo na, pinapahako ko sa'yo. Hindi na susugod ang mga aswang sa tao. Paano kayo, anak? Hanggang sa muli pagkikita. Ganun, anak. Hanggang sa muli pagkikita. Kaya mo akong paliwanag. Hindi na ako makikinig sa'yo. Sinungaling ka, pinatakas mo ang Haring Aswang. Kaya ako ginawa yung Rosario. Dahil tinulungan niya ang kapatiran. Kung di dahil sa kanya, baka patay na silang lahat. At ganun na rin ikaw. Talaga? Yan ang katwiran mo ngayon? Anong katwiran mo yung tinakas mo siya ng isang gabi? Ha, Juan? Makakahanap at makakahanap ka ng rason, hindi dahil sa magkatwiran ka.
kundi dahil yun ang gusto mong paniwalaan. Pero ang totoo, isa ka na rin sa kanila. Rosario, hindi maniwala ka. Gumagawa ako ng parang para maayos ang lahat ng ito. Aayusin mo? Paano mo aayusin? Maayos mo ba pagkamatay ng nanay at tatay ko? Tumulong ka mo ang tatay mo sa pagligtas sa amin? Kaya mo siya pinatakas? Mabuti ba ang tatay mo binigyan mo ng pagkakataon? Eh, ang tatay ko, anong pagkakataon ang binigay mo sa kanya, ha? Rosario, magkaiba yun. Oo, iba! Dahil ang tatay ko, wala siyang pinatay na inosente. Ang tatay mo, ang dami niya ng pinatay na tao at kasama doon ang nanay ko. Namatay ang tatay ko dahil sa kagagawa niya. Kaya pasensya na, Juan. Hindi ko maintindihan. Ang malinaw lang sa akin, kung hahayaan ko kayo magtagumpay, parang binaliwala ko doon yung pagkamatay nila. Kaya hindi ko kayo hahayaan magtagumpay. Rosario, hindi. Hindi mo gusto gawin yan. Maniwala ka, Juan. Gusto ko. Sana mo. Hindi tayo magkalaban. Hindi ko nakakalimutan ang pinangako ko sa'yo dati. Tutuparin ko yun. Rosario, ayusin ko ang lahat ng ito. Hindi na ako maniniwala sa'yo, Juan. Kaya huwag ka na mga akong pa, sinungaling ka. Rosario, maniwala ka sa'kin. Pinapangako ko sa'yo. Mababalik tayo sa dati. Maniwala ka sa'kin. Tama mo ako! Tama mo, Juan! Nasa panganib siya. Lalo natin dapat gawin ang mga tungkulin natin ngayon. Itutuwid ko ang aking pagkakamali. Babawiin ko kay Juan ang bakal na krus. May isang bato na hugis mo ka. Yun ang ginamit mo para ibaon ang itim na diwata. Itim na diwata? Tinawag ko siya sa pangalang Saragnayan. Pinotektahan ng asawa mo ang maumuusik sa atin! Magkakampi na silang iniwan! Kung si Peru ang gumawa sa mga aswang at nagsimula ng lahat ng mga ito, kapag natalo ko siya, maaaring ito na ang simula ng pagwawakas ng lahat ng ito. Thank you.